Bernier caliper in inches or imperial system, pero in decimal reading, 1/1000 of an inch. So, ang sagot sa reading na to mga boss is 1.162,000 of an inch. Mga boss, meron ding ibang Bernier na klase mga boss, no, na ang kanyang Bernier scale ay dito sa ibaba inilagay, hindi dito sa itaas. Boss, no, kung saan lang ang tumapat, lahat ng guhit dito sa Bernier scale. So, meron tayong 62 na sagot mga boss. So, ang 62 na sagot natin mga boss is automatic natin ilagay dito, yan mga boss. 62, yan. Hello mga boss, magandang araw. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin kung paano magbasa ng Bernier caliper sa decimal reading, imperial system or English system mga boss ha. Tatalakayin natin mga boss ang mga unit nitong ating Bernier. Kung ano ba ang ibig sabihin ng mga sinasabi nila na 0.001 thousands of an inch. So mga boss, disclaimer lang tayo no. Ang mga binabanggit at mga sinasabi ko dito sa pag-i-explain ko ng mga tutorial video ay pang sariling knowledge ko lang, pinakamadali na paraan para mas lalong maintindihan nyo mga boss. So, tara! Simulan na natin! So mga boss, ito yung ating sample drawing na Bernier. Yan. So mga boss, dito sa ating imperial system sa decimal na reading mga boss is merong dalawang klase na Bernier ang ginagamit natin pag nagbabasa tayo sa thousands of an inch mga boss, no? Ito yung mga nakikita ko sa mga usual na mga klase ng Bernier mga boss sa inches at or decimal nga reading mga boss, no? Ito yung dito sa ating Bernier scale mga boss. Ito yung ang ginagamit ko ngayon mga boss is ito yung sa hanggang 25 lang na reading dito sa ating Bernier scale mga boss, no? Pag sinabing Bernier scale mga boss, ito yung movable part na ating bahagi ng ating Bernier. Ito yung mga boss, itong gumagalaw, yan, ito yung Bernier scale. At pag sinabi kong mean scale naman mga boss, ito yung mean scale mga boss, no? Ito yon, ito yung may mga reading na 1 inch, 2 inch. Okay mga boss, so ang dalawang klase mga boss, no? Dahil ang isang klase mga boss is nagre-reading din sa ating Bernier scale ng 50 ang kanya reading dito mga boss. So itong nilagay ko muna dito na sample mga boss is sa 25. Okay, may kaibahan yun mga boss ha, pero parehas lang ang mga sukat nun mga boss, thousands of an inch. Pero i-explain ko yun sa isa ko pang tutorial mga boss kung paano yun basahin yung 50 ang nasa nandito sa ating Bernier scale mga boss, no? So mga boss, itong tutorial video natin ngayon is series to mga boss sa nauna na video natin sa tungkol sa imperial system or sa English system naman mga boss, no? Yung sa ating fraction na unit sa 1 over 128 of an inch naman yon mga boss. So napaka-importante mga boss, no, na malaman natin ang unit ng ating Bernier. Dito yun makikita natin sa Bernier scale mga boss, ito Bernier scale, dito nilagay ang unit ng ating Bernier. So mga boss, yung link ng isa kong video is ilagay ko na lang sa description box para mas madali yung mapuntahan mga boss. Ilagay ko na rin doon kung paano magbasa ng Bernier sa metric system mga boss, no? So kung ang Bernier na hinahawakan nyo ngayon ay merong sa metric reading or meron ring sa English system or sa imperial system, pero nasa fraction ang kanyang reading dito sa ating English system mga boss, no? Fraction or decimal. Pero pag dito sa metric system naman mga boss, always decimal lang to lahat mga boss. Pag dito lang tayo nag-iiba sa ating English system mga boss or sa imperial system. Okay, so start na tayong mag-explain mga boss. Explain ko sa inyo ang mga unit dito sa ating Bernier. So pagkatapos ko explain dito mga boss is try naman nating magsukat. Okay mga boss, so ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga technique at mga diskarte ko para mas madali nating maintindihan to mga boss. So mga boss, kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos na i-upload mga boss. Kung gusto mo ng ganitong mga content mga boss, no? So pag magsukat na tayo mamaya mga boss, ito ang ating kuna ng basihan. Itong ating zero ng ating Bernier scale. Kung saan to tumapat dito sa lahat ng guhit dito sa ating mean scale mga boss, no? Okay?
So ngayon mga boss, pag bago kayo gumamit ng inyong burner caliper, kailangan i-calibrate nyo muna mga boss. Kailangan lang natin is ipantay itong ating zero sa itong guhit ng zero ng burner scale at itong guhit ng zero ng ating min scale. Itong dalawang guhit, kailangan magpantay silang dalawa mga boss. So pag nagpantay silang dalawa, ang ito ring 25 na guhit mga boss, dito sa last, dito sa 25, kailangan pumantay din sa mga guhit, kahit sa ang guhit dito sa ating min scale mga boss, dito sa ibaba na bahagi, kailangan pumantay. Pumantay mga boss, ibig sabihin na align, nag-align silang mga guhit mga boss ha, or nagtapatan. So calibrate naman mga boss, ibig sabihin ay accurate or walang error ang iyong mga reading. Kailangan i-calibrate mo muna siya para sa tamang sukat, para hindi lumagpas ang mga guhit at mga reading, hindi kulang, hindi lumagpas. Okay mga boss. So para hindi kayo malilito mga boss, sa aking isa-isa ang pag-explain dito mga boss. So sa usually sa makikita natin sa burner is gaya din dito sa drawing ko mga boss, no. So ito yung 1 inch. So sunod nito 2 inch na naman bago tong mga numero na to mga boss. So tatalakayin natin tong mga numero na to mga boss, no. So ito yon ang 2, 4, 6, 8. Ito lang ang nilagay ko mga boss, 2, 4, 6, 8. Ito rin ang nakalagay doon sa original na burner. So meron namang ibang klase na burner is nakalagay 1, 2, 3, 4, ganyan. So ibig sabihin mga boss, hindi ko nilagay ang number 1. Dito yung number 1 mga boss. Yan. So number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mga boss. Pagdating sa 10 na guhit na malaki is 1 inch na. So ibig sabihin mga boss, ang nilagay ko dito is 2, 4, 6, 8. So yung even number mga boss. Tapos hindi ko nilagay dito mga boss itong mga odd number mga boss, no. Ito kagaya ng 1, 3, 5, 7 at saka 9. Na assuming na lang natin mga boss, no, kasi itong dinawa kong drawing is kagaya talaga to ng original na burner na makita natin. So assuming mo na lang mga boss, meron tong 1 tapos 2 tapos 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 is 1 inch na mga boss. So bago ka mag-measure ng mga burner mga boss, no, ito ang importanteng makuha mo mga boss, ito. Kung ano ang unit na kanyang pwedeng mabasa mga boss, pinakamaliit na reading mga boss, no. 1 over 1000 of 1 inch mga boss. So ibig sabihin nito mga boss is sa loob ng 1 inch, yan, ito 0 to 1 inch. Sa loob nito mga boss is binubuo ng 1000 of 1 inch. So meron pa tong mga maliliit na guhit mga boss, no, or mga graduation, or tinatawag nila na microns. So ito yung mga maliliit na guhit dito, hindi na nilagay nila mga boss. So actually mga boss, 1000 talaga lahat ng guhit dito mga boss, maliliit. So para hindi na masyadong marami ang guhit dito mga boss, siniliita na lang nila, tapos nilagay nila dito ang unit 1000. So kaya nga usually na maririnig natin mga boss sa mga sukat mga boss is 0.001 thousands of an inch, 0.002 thousand of an inch. So ating i-divide ang 1 inch mga boss. So pag sinabing 1 inch is 1000 na mga boss, no. So itong 1000 i-divide natin sa 10. Okay mga boss? So 1000 divide 10 equals 100 mga boss. So ibig sabihin, kada guhit dito, ito 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 is mayroong 100. Mayroong 100 na guhit na napapaloob mga boss. Okay? Okay, nanambiran ko muna to mga boss ha, para hindi kayo malilito mga boss. Pero usually wala talaga tong number 1 dito. So ilagay ko na lang dito ang number 1. Yan. Tapos 3. Yan. So yung iba tsaka na, saka na yung iba. So yan na muna ating emphasize. Focus muna tayo dito sa 1 mga boss, no. Ang sikreto dito mga boss, no, sa numero na to, yan, is lagyan mo ng point. Yan, ito 1. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, saka naging 1 inch mga boss. So lagyan mo ng point. So focus tayo dito sa 0.1. Yan.
mga boss na, 0.1. Or ipagpalagay na lang natin mga boss, kasi kada isa dito is 100. So 0.100. Yan. 0.100 dito. 0.200, 0.300, 0.400, 0.500, 600, 0. Basta lagyan mo ng point, 0. Hanggang dumating dito sa 1,000 mga boss ito. Yan, pag 1,000 na mga boss, ganyan na. Wala nang point. Hanggang dumating dito sa 1,000 ha. So pag 1,000, meaning to say ang 1,000 is also 1 inch mga boss. Yan. 1,000 na 1 inch. So kuha niyo mga boss. Ganito na lang. Tagwa 100. Point 100, point 200. Ganyan mga boss ha, ang reading. Pero kung pwede rin niyang basahin mga boss, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3. Dito tayo focus. So merong apat na guhit mga boss no, saka nag 0.100 or 0.1 ito. So merong apat na guhit. So i-divide natin mga boss ang 100. 100 divide 4. Okay? So kasi apat ang guhit dito, i-divide natin ang 100. So ibig sabihin 100 divide 4. Oh, meron 25. So 25 ang sagot mga boss, 100 divide 4. So sa loob ng apat na guhit bago naging 0.1 or 0.100 is merong tag 25 na maliliit na guhit or microns. So ito na mga boss, para mas maintindihan nyo, dito ko nilagay mga boss no. Yan. Dito lang tayo sa 0 papuntang 1. Focus pa mga boss sa 0 papuntang 1. Yan. Yan, 0 papuntang 1. So yan, 1. Itong 1 mga boss, pwede rin itong tawagin na 0.1 or 0.100. Kuha nyo mga boss. So sa loob ng 0.1 is merong 25 na maliit na guhit mga boss. So ilagay natin mga boss ha, 0.025. Yan, itong isang guhit na to. So ito naman sa kalahati is 50. So ang technique dito mga boss, 1,000 of an inch kasi ang ating nire-reading, kaya kailangan apat din na digits ang ating masulat dito mga boss. So lagay natin still 50 yon. Lagay natin ang unang 0, tapos point, tapos isang 0, tapos 50. Yan. Then dito naman mga boss, sa isang guhit is 0.075. Yan mga boss, dito. So bago naging yan, ito na 0.100 ito. Ito or 0.1. Okay mga boss? Kuha niyo mga boss? 0.100, 0.200, 0.300, 400, 0.500, 0.900. Pagdating dito sa 1 inch is 1,000. Ito na yun mga boss. 1,000 of an inch. 1 inch. 1,000 of an inch. Kuha niyo mga boss? So mga boss, itong 5, 10, 15, 20. Merong 25 na guhit dito mga boss. Kada sinabi ko kanina mga boss, dito sa 1, 0 papuntang 1 is merong 4 na guhit. Kada isang guhit is 25. So dito nila nilagay ang 25 mga boss. Sa ating burner scale. Yan. 0.025 or paglagay na lang natin 25 mga boss, is dito natin makikita sa ating burner scale. So para saan ba itong burner scale? Itong movable parts. Yan. Ito. Ito mga boss. Ito. So para saan to? So mga boss, ang gamit nitong burner scale mga boss is ito talaga ang kumukuha ng reading. Kung saan tumapat itong 0, gaya ng sinabi ko kanina mga boss no. Pero mga boss, ang gamit ng mga numero dito, itong 5, 10, 15. So 1, 2, 3, 4 hanggang sa 25 is para sa hindi nagtapatan na mga guhit dito mga boss. Itong 0 dito sa ating burner scale, pag hindi tumapat kahit sa ang guhit dito sa ating min scale mga boss, is magagamit na natin ang mga number dito, itong 25 na guhit mga boss. So ayan mga boss, ito yung una nating sample na susukatin mga boss no. Ito yung una nating reading. Okay, so ating lalapitan mga boss ha. Sa pagbasa ng reading nito mga boss, is kailangan natin basahin ng bilangin mga boss ang mga guhit dito sa min scale. Ito, min scale to mga boss ha. So ito, bilang tayo mga boss hanggang sa saan tumapa tong guhit na may 0 na number dito sa ating burner scale.
to mga boss, burner skill tong lahat dito sa babaw. So ibabaw mga boss, okay? So bilang tayo mga boss ha. 1 2 3 4. Dito lang tayo sa 4 mga boss no, kasi dito na tumapat yung 0 sa burner skill dito sa ating main skill. So main ito si meron tayong reading na 4. 4 mga boss. So ibig sabihin ng 4 mga boss is hindi din natin pinapakita dito mga boss no ang 1.1 mga boss, 0.1. Yan, kasi kinuha natin tong ating drawing sa original na burner caliper mga boss no. So sa original ganito lang mga number niya mga boss, na-explain ko na kanina. So pagpalagay lang natin mga boss no, na meron tong 1 dito mga boss. 1 2 3 4 5 6 6 okay 7 8 9 tsaka naging 1 inch to mga boss ha. Yan. Okay. So sa original na burner mga boss, wala talaga tong mga odd number kagaya ng 1 3 5 7 at tsaka 9. So mga boss, so dito tayo sa reading, okay? So, yan. Dito tumapat yung 0, 0.1. So meron tayong 0.1 na sagot dito mga boss. So paano yan mo yan i-express o isasabi sa salita na 1,000 of an inch mga boss? So kailangan natin ganito ang isulat natin mga boss no. So ito 0.025 itong unang reading. Itong unang guhit mga boss, 0.025. Yan. Tapos itong pangalawa na guhit mga boss is 0.050, kasi 0.025 plus 0.025 equals 0.050 yan mga boss, itong sa gitna. Tapos itong pangatlo na guhit, ito yan, itong pangatlo na guhit mga boss no, is 0.075 na, kasi i-plus mo lang itong 0.025 sa 0.050 equals 0.075 na. So ang reading natin is nandito sa 0.01. Yan. So pag nilagay mo na sa thousands of an inch yan mga boss no, magiging ganito na yan ang reading natin mga boss, 0.100 of an inch mga boss. 0.100 thousands of an inch yan mga boss ha. Ito yung sagot natin. Yan, ito ang sagot natin para dito na reading mga boss. Okay? So kuha niyo mga boss. So mga boss, ito yung ating pangalawang na sample na sukat mga boss. Paano pag ganito ang senaryo ng ating sinusukat mga boss ha? Yan, lalapitan natin mga boss. So mga boss, ang technique dito mga boss no is kada sukat natin, automatic natin hahanapin kung saan ba ang mga malalaking numero tulad ng 1 inch, 2 inches, 3 inches, 4 inches. So sa scenario na ito is nandito ang 0. So hindi na natin nakita mga boss no. So ibig sabihin mga boss, hindi pa tayo lumagpas dito sa 1 inch. Ito yung 1 inch natin mga boss, di ba? Itong kulay itim, 1 inch yan. Yan. Tapos ang sunod nito is 2 inches na. Dito na, 2 inches. So hindi tayo lumagpas sa 1 inch. So ibig sabihin, nandito pa tayo sa grupo ng 0. So meron na tayong automatic na yan, meron tayong 0 mga boss. Yan, 0 na sagot. Tapos point. Yan. So hanapin na lang natin saan ang point niya mga boss, sa 0 na reading natin mga boss no. So ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, in-explain ko kanina, ano ang gamit nitong ating burner scale, itong mga numero nito na 1 up to 25. So ang gamit dito, kaya nang sabi ko kanina mga boss na is para sa hindi nagtapatan ang ating guhit dito sa burner scale, itong 0 sa burner scale, hindi nagtapatan dito sa guhit ng ating min scale. Kahit saan guhit dito mga boss, pag hindi nagtapatan, gagamitin na natin ang mga number dito sa burner scale, okay? So hindi, ngayon, sa senaryong to, hindi nagtapatan sila. So ano ang reading nito mga boss? So okay, ang reading ko nito ay nandito tayo sa 6. Between 6 and to. Itong isa is 7 yan.
mga boss na. Ito ay 7 to mga boss. Yan, itong isang to, 7 to. Hindi na napapakita itong mga AAB number nito mga boss, di ba? So, lagyan na natin mga boss ha, para hindi kayo malito. Lagyan na lang natin, 7, 8, 9. Tapos 10 is 1 inch. So, nandito tayo sa 6, oh. Meron tayong automatic na 0 na sagot. Kasi hindi tayo lumagpas sa 1 inch. Mga boss na, pero pag lumagpas tayo sa 1 inch dito, 1 inch, kung di kaya assuming 2 inches, 3 inches, automatic ilagay mo dito ang 3. Yan, tapos point na. Automatic ilagay mo dito ang 1, tapos point na. So, ngayon, ang reading dito is hindi umabot ng 1 inch. Okay, so, na automatic tayo lagay ng 0. Tapos, nandito siya sa 0.6. Nandito sa 0.6 or sa 0.600. To maglagay tayo ng point. Yan. So, maglagay, ilagay natin tong 6 mga boss. Yan. Nandito siya kasi siya sa 6. In between siya sa 6 at 7. So, ang proper na sukat niya is nandito talaga sa 6. Kasi hindi pa siya umabot dito sa 0.7 or 7 or 700. 0.700. Okay? So, nalagay natin ng 6. Yan. Tapos, ang reading dito mga boss no, is itong ating apat na guhit bago mag 7 or 0.7 is meron tong kada isa is equivalent nito is merong 0.025 thousands of an inch mga boss no. So ngayon in between siya dito sa 0.025 at 0.050 or sa ipagpalagay na lang natin sa 25 or sa 50. So ngayon ang paano makuha itong in-between nila dito, yung sukat dito mga boss, na hindi nagtapatan, is dito na yan makukuha ang reading niya mga boss sa Bernier scale. Ngayon, ang technique mga boss, hanapin mo ang guhit dito sa ating Bernier scale, ito, itong sa ibabaw na guhit, hanapin mo ang pinaka-align or pinaka-tapat or pinaka-mass alignment na guhit dito sa ating mean scale, itong guhit sa ilalim mga boss. So, dito. Hanapin natin mga boss ha. So, dito tayo sa 1. Dito mapat, dito 2, 3, 4, 5, hindi rin. 6, 7, 8, 9, 10. Hindi talaga tumapat dito mga boss. 11, 12, 13, 14, 15. Isa-isahin natin mga boss ha. Hindi ito nakatapat. 16. Malapit ang 16 mga boss. Tapos 17, itong 17, tumapat mga boss oh. Kita nyo? So meron tayong possible na answer. Ito. So hanapin muna natin sa iba mga boss ah. Yan, dito sa 18, hindi yan nakatapat. Sa 19, hindi. Sa 20, 21, 22, 23, 24, 25. Walang ibang tumapat mga boss. So meron tayong sagot na 17. Okay? So mga boss, dito ganito lang yan mga boss no. So ilagay natin dito mga boss no. Ito is 0.025 itong isang guhit. So ilagay natin 0.025. Ito. Tapos mga boss is in between siya dito sa 0.050. Yan at 0.25. So dito tayo naghahanap na kanina. So ang tumapat is itong 17. Yan ito. Ito na guhit, 17 yan. So, i-add natin ang 17 at 0.25. So, ilagay natin dito, thousands of an inch mga boss, huwag nyo kalimutan. So, automatic four digit, 0.017. Yan. Ang sagot niyan mga boss. So, ilan sagot niyan mga boss? Meron tayong, ito, 12. So, meron tayong 2. 1, 2, 42. So, meron tayong 0.042. Yan. So, automatic yan mga boss. Ilalagay na natin dito ang ating sagot. 0.600. Lagay natin ng 42. Kunin na lang natin itong point dito mga boss. Yan. Ito mga boss ha. Matic na kasi ito mga boss eh. Yan. So, meron tayong sagot sa reading na ito mga boss is 0.642 thousands of an inch. Okay? Kuha niyo mga boss?
So mga boss, ito na yung last natin na sample na drawing mga boss, no? Paano pa ganito naman ang scenario ng ating sinusukat mga boss? So ang ating reading dito mga boss is lumagpas itong guhit ng 0 sa burner scale dito sa 1 inch. So automatic na tayo maglalagay dito mga boss ng sagot na 1 inch, 1 inch point. So every sagot mo dito mga boss, pag lumagpas sa 1 inch, 2 inch, 3 inch, meron talagang point. Yan. Pag kuha naman mga boss, pag hindi naman umabot sa 1 inch is automatic yan 0. Pag hindi umabot sa 1 inch ang reading mo, 0 point. Meron pa rin yung point mga boss. Tapos dito na mga sagot mo sa thousands of an inch kasi ito ating reading. Ito yung pinaka-accurate na reading mga boss, no? Kaya siyang mag-reading ng 0.001 thousands of an inch. Ito yan mga boss, ha? 0.001 thousands of an inch. Ito ang kayang-kaya niyang i-reading mga boss, no? So, okay mga boss. So, hanapin natin dito kung saan nagtapatan tong 0 sa ating burner scale. Itong guhit na 0. So, ito na mga boss, no? Ito, 1 inch. Tapos, lumagpas pa siya dito sa ating 0.1. Or, yan. Meron to dito mga boss. Tapos, 3. Yung ating mga add number mga boss, no? Hindi na natin inilagay kasi itong drawing natin is kinapi natin sa original na at typical na burner mga boss, no? Yung sa original niya. Lumagpas siya dito sa ito, 0.100 or 0.1, 0.1, 0.2. Pero hindi siya umabot dito 0.2 mga boss. So meron tayong sagot na 0.1 or 100. So ilagay natin dito ang automatic na 'yan mga boss, no? Ilagay natin dito ang 1. Yan. So hanapin natin dito mga boss, no? Ang sa kanyang kung ano talaga ang kanyang reading. So meron tayong 0. Itong isang guhit is 0.025. Ito namang isang guhit, yan, itong sa gitna ay 0.050. Ito, ito yung mga boss. So meron tayong dito naman ng isa 0.075. Itong isang guhit na to, yan. Pero ang tanong mga boss, hindi siya umabot dito sa 0.075. So meron tayong automatic na sagot dito mga boss na 50. So 0.050. Okay mga boss, meron tayong 0.050. So ngayon ang reading natin is hindi naman umabot dito sa 0.075 at lumagpas din sa 0.050. So hanapin natin kung ilan ang kanyang nilagpas dito sa ating burner scale, dito sa 25 na guhit mga boss. So ang technique naman is kagaya din kaganina na sample natin mga boss, no? So hanapin natin 1, 2, 3, 4, 5. Hindi tumapat mga boss. 6, 7, 8, 9, 10. So hindi rin tumapat mga boss, no? 11, 12. Itong 12 mga boss parang tumapat to. So meron na tayong isang sagot mga boss, no? So lagpasan muna natin to. So lagyan natin ng marking to. Yan. Itong 12. So, dito tayo is 13, 14, 15. Hindi rin nagtapatan sila. 16, 17, 18 hanggang 20. Hindi rin mga boss. So, 21 hanggang 25. Walang tumapat sa kanila mga boss. So, ibig sabihin mga boss, no? Ang isa lang ang tumapat sa kanila mga boss. Ito lang ang 12. So, remind ko lang sa inyo mga boss, no? Kung saan ang pinakamalapit na tumapat at saan ang pinaka alignment. Yun ang ibigay muna sagot mga boss. Okay, so dito tayo sa 12. Yan, meron tayong sagot na 12. So, automatic tayo mag-addition dito mga boss. Sa 0.050, addition natin 0.012. So, ang sagot niya mga boss is yun ang ating i-add dito mga boss, no? So, meron tayong 2, meron tayong 6. So, meron tayong 62 na sagot mga boss. So, ang 62 na sagot natin mga boss is automatic natin ilagay dito yan mga boss. 62. Yan. So, ang sagot sa reading na to mga boss is 1.162 thousands of an inch. Ito ang tamang sagot sa reading na to mga boss. So, kuha nyo mga boss. So, ayan mga boss, natapos na tayo sa ating tutorial.
Maraming salamat sa panonood mga boss. Isa lang masasabi ko sa inyo mga boss, no? Simple lang naman ang pagdating sa pagsusukat mga boss or sa mga reading natin sa mga precision instrument mga boss, no? So, wag ka lang matakot na sumukat mga boss. So, gawin mo lang ang ating mga sinasabi na mga technique at mga procedure mga boss, no? Kahit wala kang pinag-aralan, kahit hindi ka nakatapos ng college, kahit hindi ka nakatapos ng high school, pwede mo itong magamit mga boss. Alam mo naman kung paano mag-multiply at paano mag-plus at mag-divide. So, pag alam mo yan mga boss, madali lang itong mga technique na ito mga boss, no? So, sundan mo lang ang mga video natin mga boss sa yung mga series na video natin. Maraming salamat sa panonood. Yan muna para sa araw na ito mga boss. God bless, mabuhay. Thank you!